Ang tanong is, sir, ano pong fuel ang gagamitin ko para sa 400NK ko? Kasi kabibili lang niya ata. Kung premium daw ba o unleaded? Buhay pa pala yung tanong na yan. Premium or unleaded? Nako, papasintabi po ha. Hindi naman sa pang-aasar, pero mali kasi yung tanong na yan eh. Okay, now, sige, yun ang pag-usapan natin. Premium or unleaded? Bakit mali yung tanong na yan? Kasi ang premium gasoline ay unleaded na rin. Okay, ang mga gasolina nung unang panahon eh merong hinahaluan nila ng lead. Hindi ko na ipapaliwanag kung bakit, kasi hindi naman yun ang usapan natin ngayon. Hinahaluan nila ng lead. Ngayon na-discover nila na ang lead ay poisonous, nakakalason, nakakasira ng utak. Hindi, para biro ha, nakaka-cause ng brain damage. So ngayon, tinanggal nila yung lead sa gasolina. Hindi na nila hinahaluan ng lead ang gasolina. At nagsimula na sila maghalo ng ethanol. Ayan, ethanol. Now, dito sa Pilipinas, nagsimula ang paggamit ng ethanol fuel o yung pagbabago sa, in my memory ha, correct me if I'm wrong, 1996. Noong 1996, nagkaroon na ng pagbabago sa composition ng mga gasolina dito sa Pilipinas. Tinanggal na nila yung mga gasolina na may halong lead. So, noong 1996 pa lang, ang lahat na ng gasolina sa market ay walang lead. O yun nga, sa English, yun ang ibig sabihin ng unleaded. Walang lead. Ngayon, nag-research ako ng konti at gusto ko kasing maintindihan kung bakit, naku, sorry, nabutan na tayo ng yellow. Gusto ko kasing maintindihan kung saan nang galing yung pagkalito sa premium at saka sa unleaded. Kasi katulad nga ng sabi ko kanina, yung premium gasoline, yan ay unleaded din. Yung regular gasoline, yan ay unleaded din. Pareho silang unleaded. Lahat na ng gasolina ay unleaded dahil nga doon sa pagbabago sa batas. Okay, anyway. So ngayon, saan ang galing yung pagkalito? Sa tingin ko, noong una kasing nilabas yung unleaded na yan, well, ang karamihan ay nagkakarga ng regular fuel. Tapos nung binago yung batas, kailangan i-declare na ng mga gasolinahan na unleaded yung fuel. Eh marami ang sanay. Marami, piyesta ba? May mga banderitas. Marami ang sanay na ang kinakarga ay regular fuel. So dito tayo, pump 17. So nasanay sila na ang regular ay ginawa ng unleaded, which is sige, okay lang. Kokonti ang naglalagay noon ng premium o nagkakarga ng premium. Kaya siguro naiwan sa kaisipan ng mga Pilipino na ang regular ay unleaded at ang premium ay nanatiling premium. So ang problema pala ay katawagan, yung nakasanayang katawagan. Ayan. So dun ata nag-ugat. Sa tingin ko dun nag-ugat yung pagkalito na yan ng premium or unleaded, sa tunay naman ay ang premium fuel ay unleaded din. Ngayon katulad niyan. So yung V-Power Racing unleaded 'yan, pero premium 'yan. Yung V-Power gasoline, 'yan ay unleaded din, pero yan ay premium. Yung fuel save gasoline, yan ay regular at yan ay unleaded. Ang fuel save diesel, yan ay diesel. Hindi ko alam sa diesel. Wala akong pakialam sa diesel. But anyway, so lahat yan, yung premium, regular, lahat yan ay unleaded. Ngayon, so ganun naman pala, eh anong
anong masama doon? Anong nakasanayan lang naman pala yung pangalan eh. Sabi kasi sa akin yung tropa ko, nakasanayan lang na pare yan yung katawagan, nakasanayan lang yan. Pero alam naman, nagkakaintindihan naman. Kaya para sa akin, malaking bagay yun eh. Kasi parang nakakahiya tayo eh. Eto ha, bibigyan ko kayo ng dalawang kwento na sana naman maintindihan natin kung ano yung punto ko dito. One time, may nakasabay akong magpagasolina. Eh, foreigner pala yun yung nagpapagasolina. Ang tanong sa kanya dun sa gas station is, "Sir, premium or unleaded?" Ayan, ganyan. "Premium or unleaded?" Ayan, sabi nung foreigner, "They're all unleaded, aren't they?" Yung putang ina, nadaan sa English. So, ang tanong nung ano is, "They are unleaded. They are all unleaded, aren't they?" Yun, ganun. Parang yun ang tanong nung ano, nung syempre mas lang pa doon ng konti. Ang ibig sabihin nun is, di ba unleaded naman lahat yan? Di ba? Yun, ganun. Medyo nakakahiya kasi sabi nung foreigner is, di ba unleaded naman lahat yan? Di ba? Ayan. Eh, yun. Siguro nakahalata yung foreigner na hindi sila magkakaintindihan nung gasoline attendant. So sabi niya, "Okay, just put the premium." Siyempre, ayokong basta slang eh. Slang na slang yung nakasabay ko na yun eh. Tapos, yung pangalawang kwento, baka naman sabihin nyo, kasi foreigner yun. Yung pangalawang kwento, Pilipino naman. Sa Pilipino din, lady driver yung nakasabay ko na magpagas. Tinanong din siya nung, sa ibang station naman to, sa ibang station ng gas station naman to. Sabi, "Ma'am, premium or unleaded?" Tapos, tinanong ng babae, "Kuya, di ba unleaded na yung premium?" Kasi binago na yung ano yung batas. So yung babaeng yon medyo may pagkamakulit yon, maldita, lukarit, yan may toyo. Hindi, okay na, okay naman. O may toyo at lahat-lahat. So sabi nung attendant, "Ma'am, ano yung unleaded kasi natin, ito yung regular." Ayan. So yun, yung dalawang kwento na yon na parang kung sana, 'di ba? Kung sana man lang naitama natin. Kasi parang ang problema dun is yung ang mga Pilipino kapag may nakasanayan kahit mali nagiging tama eh. Pag nakakasanayan tapos ang sasabihin, nakasanayan lang yan, okay lang yan, nagkakaintindihan naman. Eh paano pag mga times na hindi tayo magkaintindihan at yun pala eh dahil lang sa nakasanayang mali. So nakasanayan ng mga Pilipino na ang tawag sa regular fuel ay unleaded kasi nga nung binago yung batas, hindi nila nakasanayan na ang premium fuel ay unleaded din. Kaya ngayon may mga tanong pa rin na katulad nun, yung nagtanong sa akin, "Sir, ano bang gagamitin kong fuel? Premium or unleaded?" Ang sinagot ko, yung octane level. Sabi ko pa, ilagay mo yung anong sabi ko, hindi kita sasabihan kung anong ang gagawin ko, anong ilalagay mo. Ang sasabihin ko sa iyo is kung ano yung ginagamit ko based on my experience kung bakit. So yun. So katulad niyan, nakita nyo ngayon ang ginagamit ko is 95 octane. Sabado ayaw nila magbigay. 95 octane fuel dito sa Shell. Kapag sa Petron naman, ang ginagamit ko is Petron Blaze. Ginawan ko na rin ng video yan kung bakit ko ginagamit ang Blaze at kung para saan at kung anong pagkakaiba niyan sa Shell. Sa Caltex naman, yung Platinum ang ginagamit ko. Sana nakatulong yung binahagi ko sa inyo para makapag-decide kayo. Sana mawala na yung tanong na yun. Ha? Sana hindi na maitanong yun, yung premium or unleaded. Ang tamang tanong is premium or regular. O mas maganda, kung anong octane level ang pwedeng ilagay. Yung octane level na yan, naku, isa pa rin yung mahabang usapan. Napakaraming pasikot-sikot ng usapan na yan. At napakaraming videos, napakaraming research na ang ginawa. At sinasabi nila, napakaliit o halos walang pagkakaiba in terms of performance ang mga octane level ng mga gasolina. Ang kanilang pagkakaiba lang ay nasa kanilang resistance to knocking, engine knocking, at yun ay depended sa compression ratio ng engine.
Ayan, no, ay, mahabang usapan na naman yan. So, saka na lang natin pagkwentuhan yan. Magra-ride na muna ako. Mahirap magsalita habang nagra-ride. Saka na natin pag-usapan yan. Yung octane level, compression ratio, knock, engine knock. Tara, ride muna tayo. Tambay muna tayo sa BGC. Matagal na akong hindi nakaka-tambay sa Moto Street.